Ang ina ng gold medalist na si Carlos Yulo, hindi proud sa kanya. Kung makikita po natin ngayon, trending po itong pangyayari na ito na kung saan na nagpalabas po ng statement ang ina po ni Carlos Yulo na isa pong gold medalist. Ngunit ang sabi ng kanyang ina ay hindi po pagbibigay puri sa kanyang anak, kundi ito'y pagsasabi na hindi siya proud sa kanyang anak. Kagaya po ng kanyang sinasabi dito sa kanyang post, hindi niya deserve ang suporta ko at matawag na anak. Olympics champion ka nga, pero di kami proud. Walang anak ang nagdadamot sa magulang. Tandaan mo yan, wala ka dito sa mundo kung hindi dahil sa akin. Wala kang utang na loob. Ako po, napakabigat na mga salita na iniwan ng kanyang ina, no? Na sinabi ng kanyang ina sa kanyang anak, no? Na si Carlos Yulo. So, hindi po natin alam kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ng kanilang relasyon bilang ina at anak. Pero pagdating po sa ganitong mga usapin, makikita po talaga natin na talagang hindi maganda, no? At hindi mabuti na makita na nagkakaroon ng conflict ang anak at ang kanyang ina. Dito nga po, no, dahil sa ngayon ay nagpupunyagi po itong si Carlos Yulo sa kanya pong pagkapanalo, no, bilang isang gold medalist at ngayon po ay nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Pero ngayon naman pagdating sa kanyang pamilya ay hindi natin masasabi, no, na may kasiyahan pa rin dahil sa nangyayari na ito, no, sa pagitan po ng kanyang ina. So tandaan po natin, no, mga kapatid, na ang pagiging proud po sa tagumpay ng isang anak ay isa pong natural sana at karaniwan po na damdamin ng isang magulang. Ngunit may mga pagkakataon na ang isa pong magulang ay hindi agad nararamdaman ang pagmamalasakit o pagmamalaki sa tagumpay ng kanilang anak. Well, dahil siguro sa iba't iba pong kadahilanan tulad po ng mga personal na pinagdaanan nila o mga hindi po pagkakaunawaan sa pagitan po ng magulang at saka anak. At pagdating po sa kay Carlos Yulo, hindi pa natin matukoy kung ano ba talaga ang ugat, no, ng kanilang hindi pagkakaunawaan ng kanyang ina. At dito na lang tayo sa punto na nag-post ang kanyang ina na hindi siya proud sa kanyang anak, no? Ano man po, no, gaano man kalaki, halimbawa kung may kasalanan man yung anak, kung may hindi man sila pagkakaunawaan, hindi po tama na sabihin, no, ng isang ina na hindi siya proud sa tagumpay ng kanyang anak. No, dahil po ang pagiging proud ay isang paraan po ng pagsuporta at pagmamahal ng isang ina, ng isang magulang sa kanyang anak. Sali po na ipakonsensya po ang kanyang anak na siya pong nagpakain, no, hanggang sa lumaki. Mas mainam po na magkaroon po ng maayos na usapan at pag-unawaan sa pagitan po ng magulang at ng anak upang maayos na may paliwanag ang kanilang mga damdamin at saloobin. Ang mga kagaya po nito, ang hindi pagkakaunawaan, ay sana hindi na po i-broadcast sa Facebook, no? Hindi na po kailangan pang ipagsabi, no? Ipakilala sa buong mundo, dahil alam naman po natin na yung Facebook, no, kapag mag-post ka dyan, ay marami nang makakaalam at talagang pag-fiestahan ka sa social media, no? So hindi man natin alam kung ano ba talagang tunay na rason, kung ano po ang nagiging dahilan ng kanilang alitan, na kung ano man ang rason, well, yan po ay patungkol na sa mag-ina, no? Yan po ay concern na, no, ni Carlos Yulo at ng kanyang ina. So may maraming mga spekulasyon dahil daw sa pera or dahil daw sa current relationship ni Carlos Yulo sa kanyang girlfriend, or doon po sa pag-manage, no, pera. Well, alam naman po natin na malaki pong iuwi ni Carlos Yulo. So sa pagkakataong ito ay nasa dalawa na po, no, yung concern niyan, no, patungkol po sa kanyang ina, no, at sa kay Carlos Yulo. So hindi man natin matukoy kung ano po yung tunay talaga na dahilan, pero pagdating po dito, no, na i-broadcast sa mga ganito pong mga statement laban sa kanyang anak, no, or sabihin man natin sa anak, sa kanyang ina, ay hindi po talaga kaya-aya, no, na i-public, at hindi po kaya-aya na ito po ay i-broadcast pa, no, sa madaming tao. Malaga po na maunawaan ng mga magulang na ang tagumpay po ng kanilang anak ay hindi lamang pubunga, no, ng kanilang sariling pagpupunyagi, kundi ng suporta din at gabay ng kanilang natanggap mula po sa kanilang mga magulang din mismo. At hindi na talaga natin yan may pagkakaila na malaking papel din po ang nagawa ng magulang sa tagumpay na inaasam ngayon ng kanyang anak, no? Pero sa mga kapatid po natin, instead po na i-bash natin, no, ang magulang ni Carlos Yulo, ay ilagay po natin yung ating sarili kung ano bang nararapat na reaksyon kapag may mga ganitong sitwasyon, no? Na kung may mga hindi man pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang anak, ay dapat pag-usapan din ito, no,
hindi lang dalawa, no, ng kanyang ina at ng kanyang anak. Dahil sila lang din mismo ang makakapagbigay po ng solusyon. Sila lang din mismo ang makakapag-solve, no, ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi po ang public, ang hindi po ang tao, no, na makakabasa ng mga ganitong post. So dapat po nating tukuyin, na dapat po nating alamin kung saan po tayo lulugar at kung itong mga ganitong klaseng issue ay nararapat ba na ipagsabi pa, no, or nararapat ba na i-broadcast pa. So sa inyo po mga kapatid na nanonood po dito, ano ba ang inyong reaction patungkol po sa nangyaring ito na statement, no, ang ina ni Carlos Yulo sa kanyang anak, no, na isang gold medalist. Samahan niyo po ako sa aking talakayan nito, no, at magbigay rin po kayo ng inyong mga komento. Just comment down below sa inyo pong mga pananaw patungkol po sa issue na ito. So ayan po mga kapatid, no, nandito nga po tayo ngayong umaga. Ngayon lang po tayo nakapag-live dahil po sa this is Monday at marami pong abala po tayo, no, sa mga pasukan ngayon sa trabaho. But then again, nakapag-bigay po tayo ng oras ngayon, it's 10:20. So sa mga kapatid po natin na nakasubaybay ngayon sa ating live, kamusta po kayo dyan? Kamusta po yung mga trabaho ninyo? At nasa maayos po tayo ng kalagayan, no? Nandito na po at nakasubaybay. Hello po sa inyo, Sister Rosana. Sabi niya po dito, no, sa patungkol po sa issue na ito sa kay Carlo Yulo at patungkol po sa kanyang ina, sabi niya dito, siguro may mga nagawa ang anak na sobrang nasaktan ang ina. Kaya siya nagkaganyan. So sad, no? Naway magkaayos sila. Yes, we're praying na kahit ano man yung hindi pagkakaunawaan nila, ay sila lang din naman na dalawa yung makakapagbigay po ng kasagutan, no, ng kaayusan. So we're praying na sanay ang relasyon nilang mag-ina, no, ay masolve at sanay mabumalik ulit. Dahil sila lang din naman po yung magkakampihan, di ba? Sabi nga dito ni Sister Jeneline, alamin natin sa tatay ni Carlos Yulo dahil siya ay proud na proud. Oh. So yung tatay ay proud na proud naman, pero nakapagtataka, ano, na pagdating po sa kanyang ina ay hindi na siya proud sa kanyang anak. Diba? Sabi nga dito ni Sister Veronica, mahirap din minsan na mag-comment kung di natin alam ang buong storya. Tama po, no? So kaya hindi natin matukoy talaga kung anong dahilan, kung anong root, kung bakit po ganito yung reaction ng kanyang ina or ganito po yung statement ng ina ni Carlos Yulo sa kanyang anak. Where in fact, yung buong bansa ay nagdidiwang dahil mayroon tayong gold medalist, no? At itong si Carlos Yulo ay hindi rin natin na ma-underestimate yung kanyang mga pinagdaanan, yung kanyang mga preparation, no, para maipanalo lamang itong competition na ito. Pero nakakalungkot na malaman na yung ina niya ay hindi pala proud sa kanya, no? So hindi man natin alam kung ang buong katotohanan, huwag po nating i-bash, no, yung kanyang ina nang dahil sa ganoong statement, no? Ilagay po natin yung sarili natin sa kanyang sitwasyon, kung ano man yung naging rason kung bakit nagkaroon po ng alitan sa dalawa, ay sila lang din po ang nakakaalam. Pero tayo po, dahil po trending ngayon ito at buong Pilipinas na ata, no, ang concern dahil po sa pangyayari na ito, ay dapat natin na ipagdasal na lang yung mag-ina na sanay magkaunawaan, no? So sabi nga dito ni Sister Miralisa, ikaw na ina, uy, dapat you just keep in your heart not to broadcast and announce. God gave you the child, not you alone. So tama po yan, na sanay wag na lang sanang i-broadcast, no? Kung may mga hindi man sila pagkakaunawaan, sanay doon na lang pag-usapan privately, no? Ay hindi na lang i-post sa social media. Minsan yan po yung nakakalungkot sa mga kapatid natin, no? Sa mga kapatid po natin, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, agad binobroadcast sa social media. Well, that's what's the purpose, no? Para i-broadcast yung hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. Where in fact, yung tao ay hindi naman po makakatulong sa iyo. Dahil kayo't kayo din po sa loob ng pamilya, no, sa loob ng bahay ang makakapag-solve ng mga problema, 'di ba? So hindi po natin matukoy kung ano ba talaga ang dahilan, kung ano po ang rason kung bakit nagkaganito ang pamilya, no, ni Carlos Yulo, no, ang relasyon ng kanyang ina at sa kanyang
anak. Pero pagdating naman po no sa mga ganitong usapin ay dapat po natin ipagdasal no na dahil po sa trending sila, dahil po sa sikat ngayon si Carlos Yulo dahil po sa pagdala ng gold medal sa Pilipinas, well, ipagdasal po natin sila no na sana'y magkaayos din po. Sana sabi nga dito ni Brother Noy Lacson, sana sa kanila na lang po 'yan, tama po no. Sana i-private na lang yung usapan nila no. God bless din po sa inyo Brother Roger. Maraming salamat po sa panonood. So isa pa sa mga concern din natin no. So pagdating po dito ay dapat sana'y i-solve na lang no sa pamilya. So kung may mga family din, family and friends, kung makakatulong man sila, then mas maganda rin po no. So sabi nga dito no ni Brother Ronald, family problem yan. Wala tayong pakialam. Basta alamin natin na champion, alam natin na champion si Caloy at napakalaking karangalan sa bansa, no? Sana mabigyan na mabigyan siya ng malaking parangal sa bansa natin. So ayan po, no? Ikinararangal talaga natin at talagang very proud po tayo na nanalo po si Caloy at nagdala po ng award sa Pilipinas, gold medal sa Pilipinas. Isang malaking karangalan po 'yan, no? So maybe, no, in some point baka may mga related concern like sa pera, dahil alam naman po natin pag gold medal ka, malaki pong maiuwi, no? Kagaya po ni Caloy, makakatanggap siya ng mga almost 20 million no sa gobyerno ng Pilipinas, at hindi lang po 'yan, may mga incentives pa mula sa mga politiko, no? I think also may mga condominium pa. So 'yan, no, ilan lamang 'yan sa mga privilege no na maaaring matanggap ni Caloy dahil po sa pagkapanalo bilang gold medalist. So napakalaking amount po 'yan, no, at napakalaking incentives ang kanyang maiuwi. At of course, alam naman po natin na pagdating po sa mga money matters, no, ay talagang very relative, no? Relative dahil kapag mayroon ka ng napatunayan, mayroon ka na talagang dala na ganyan, marami ng concern, marami ng concern yung nasa paligid mo, no? So, well, sa ganyang pagkakataon, okay naman na may gabay ng ina, no? May gabay ng ina, like for sa financial management, dahil, well, syempre, dahil bata pa si Caloy, although nasa tamang edad na rin, okay rin na magkaroon ng involvement ng ina, no? Kung marunong yung ina din, no? Pag dating po sa mga financial management. Pero kung hindi natin alam talaga kung ano yung pinaka-root, no? Kung ang kanilang pinag-aawayan, kung yan ba talaga yung pinaka-rason. Pero ang pinaka-main reason natin dito kung bakit nagkaganito, no? Ang kanilang sitwasyon. Well, gaano ang kalaki, no? Yung kasalanan ng iyong anak, no? Ano man ang conflict na meron po tayo sa ating mga anak, sa ating pamilya, hindi po dapat i-broadcast, no? Hindi po dapat na ito'y i-post sa social media, no, upang makakuha ka ng simpatya, no, upang makakuha ka ng suporta, no. At sa mga ganyang issue, talagang wala kang makikita mga suporta diyan, no. Ay, ako, ang nangyayari nga ay na-bash nga si ang kanyang ina, no? Nakakalungkot na may mga ganitong pangyayari, no? Sabi nga dito ni Sister November, no? Tama, Bita, wala na lang unta i-broadcast. No? Sakit naman. Tama po yan, no? Sabi nga dito ni Sister Glenda, sana kung ano man po ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan, manahimik na lang, hindi ka naman matutulungan kung magsasalita ka sa social media. Tama po yan. So, madalas na nangyayari po ito, no? Sa Pilipinas, no? Pero, sa inyo po bang sitwasyon, no? Kung bilang isang magulang, marami po siguro dito nanonood na mga magulang. Sa inyo po bang sitwasyon, kung nagkakaroon po ba kayo ng conflict sa inyong anak, kung galit po ba kayo sa inyong anak, or yung may kasalanan ba ang inyong anak, nararapat ba na sabihin na hindi ka proud sa inyong anak at ikaw ang nagpakain sa iyong anak, no? Parang ipamukha mo sa iyong anak na malaki ang utang na loob mo, no? Dahil anak ka, nabuhay ka sa mundong ito, kung hindi dahil sa akin, di ba? Parang ganyan po yung pinapalabas na statement. Sa inyo pong sitwasyon, no, bilang mga magulang, kahit gaano ba kalaki ang kasalanan ng iyong anak, may tuturing mo pa rin ba siyang anak? No? May papakita mo pa rin ba sa kanya ang kanyang ang iyong suporta kahit na malaki ang kasalanan niya sa iyo? No? Ipapakita mo pa rin ba, no, ang iyong pagmamahal sa kanya? So yan po ang malaking katanungan ngayon, no? Kung yan po ay isa po sa mga concern, no? And again, this is also related, no, sa tinatawag nating parenting. So ano bang nararapat, no, na maging reaction natin dito?
So kagaya po dito ni Sister Koya, no, Koya Rock, na talagang gustong magpapansin din sa ating live. Tama, family problem po yan, no? At I know wala po kayong pakialam siguro. Ay, hindi po yan mapakikimarites, no? Ito po ay pag-analyze sa mga sitwasyon, no? So kung hindi po kayo concerned sa kapwa nyo tao, siguro manahimik na lang po kayo, no? At patuloy na lang manood ng ating live, no? So Mama Mary, God loves you, Kuya ko, Kuya Rap. Kaya sabi nga dito ni Sister Arnolfo, mabait sila, pamilya, yung lolo niya palagi kong nakasabay nagsisimba dito sa simbahan, no? So very Catholic, no, dito sa Our Lady of Assumption Parish, Malati, Ulap. So again, no, yung concern, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, no, we must to be aware, no, of the concern ng ating mga kasama dito sa loob ng iglesia, di ba? Kapag nasasaktan yung isang parte ng katawan, nasasaktan din ang buong iglesia. So dapat maging aware po tayo, because alam naman po natin na very sila po yung mga Katoliko din, no, at sa mga ganitong issue ay hindi dapat i-bash, hindi dapat na bigyan ng mga negative reaction, but again, we need to analyze kung ano ba ang magiging tugon natin dito na makakatulong din, no, sa pagpapaunlad ng ating sariling pananampalataya. Okay, maraming salamat po si Brother Josh sa pag-sending star. Malaking tulong po ito, no, sa pag-sustain ng ating mga pangangailangan dito sa page. Sabi nga dito ni Brother Ray Nante, no, sana'y huwag na tayong makialam sa family problem. Yan, masasaktan din ang champion natin pag sinasaktan natin ang nanay. Tama po yan, no? Maybe nagpalabas na ng statement yung ina, ay at marami sa mga vloggers talaga ang alert, no, na screenshot yung post ng ina. Maybe siguro baka i-delete na ng ina yung post niya. But then again, dahil marami po sa mga nakaabang na sa mga trending issues, no, dito sa Pilipinas, ay nadyan na, no, naka-screenshot na, at marami nang nagpo-post ngayon na patungkol po sa na ipalabas na statement ng kanyang ina. Pero hindi pa natin alam kung ano po yung statement ni Carlos Yulo. So maybe, no, nakakadismaya sa kanyang part, maybe nalulungkot din siya, no, dahil ganyan na yung naging reaction ng kanyang ina. But then again, no, sila suportahan na lang natin ang kanilang pamilya, no, dahil sila din mismo yung makakapagbigay ng solusyon, no. So wag mo nating i-bash, no, wag po tayong mag-post ng mga negative comment patungkol po sa kanyang ina or patungkol po sa kay Carlos Yulo. Ang tanging magagawa po natin ay ipanalangin po na magkaayos po sila. Okay? Sabi nga dito ni Brother Nilo, no, mapagtagumpayan ni Kaluyan, no, ang pagsubok na kinakaharap. Ipanalangin natin at ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Ganon din po ang taong nakapaligid sa kanya. God bless. Tama po yan, no, Sister Brother Nilo. Sabi nga dito ni Brother Alex, purihin ang Diyos sa inyong mga pagpapahayag tungkol po sa ating hero sa mundo. Para kasing sana ni Carlos Yulo. Palakasan na sana ni Carlos Yulo at ang pamilya niya. Pagpalain ka, napakaganda ng diwa ng pagpapayo mo, Mr. Curious Catholic. So, maraming salamat po, no. Yun nga po yung pinaka main intention natin dito, no. So we are not here to bash, no, to give negative comments para po sa kanyang ina. Although nakikita po natin na yung pamaraan ng kanyang ina, of course, ay hindi maganda, no, na i-post sa social media ang naging kanyang saloobin. Pero dapat din natin ilagay yung ating sarili sa sitwasyon na iyon, no. So bilang ina ba, ano bang iyong reaction, no? Paano mo ba haharapin ang mga ganitong isyu, no? Kung hindi man kayo magkasundo ng iyong anak, or may pagkakamali ang iyong anak, nararapat ba na ipagsabi ito sa iba or i-broadcast kagaya sa social media? So may papakita mo pa rin ba yung suporta mo sa anak mo kahit na hindi kayo magkasundo? So, yun po malaking tanong, no? So, dito tayo nakatuon ngayon sa responsibility ng ina sa kanyang anak, no? At of course, sa responsibility din ng anak sa kanyang magulang. So, hindi natin alam ang buong storya. But then again, pagdating po sa mga ganitong issue, no? Dapat natin alamin kung ano ba ang nararapat na maging aksyon, no? Ano ba ang mahalagang papel, no, ng magulang sa kanilang mga anak? Okay? So sabihin na natin na yung ina, no, bilang magulang, no, ikaw ang nagpalaki, no, umubog sa iyong anak na magtagumpay, no, na makagraduate, no, na mabuhay dito sa mundo, at pagdating sa mga ganitong pagkakataon na lumaki na siya at hindi kayo nagkasundo or nagkaroon ng conflict, nararapat ba na sabihin wala siyang utang na loob, no? Sabihin, dapat bang sabihin na
hindi kita itinuturing na anak dahil lang sa mga pagkakamaling ito. So, ipaki-comment po no sa ating comment section kung ano po ang mga tugon niyo dito no bilang isang magulang no bilang isang anak. No, ano po bang magiging pananaw po ninyo dito no? Sabi nga dito ni Deborah Kim no, wala ding utang na loob ang ina. Noon nga para sa anak niya lahat na sa kanya, inubos lang niya na walang dahilan. Oh, 'yun po ang sabi ni Brother Deborah no. Kasi may mga lumabas din ng mga videos na yung ina yung humandol ng pera ni Kaloy no. So siguro may mga issues at baka well, sa laki po ng pera na hinahawakan no. Dahil pangalawang beses na po ito ni Kaloy na manalo bilang isang gold medalist at ngayon malaking amount na naman ang kanyang iuuwi. So baka nagkaroon ng conflict no at hindi na nagkaroon ng access yung kanyang ina patungkol po sa kanyang pera na dala no. Or kaya nagkaroon po ng sama ng loob ang kanyang ina no, at ipinalabas ito sa social media. Hindi natin alam kung anong buong istorya, but then again, sa pagkakataong ito no, hindi naman nararapat na i-broadcast ito sa social media at ipaalam sa buong tao kung ano yung galit mo no sa iyong anak. Dahil alam naman po natin na kahit gaano pa kalaki no yung kasalanan ng iyong anak, no? Hindi pa rin mababago na anak mo pa rin 'yan, no? So kung anuman yung narating ng iyong anak, ay yung papuri ay nasa ina din, no? Nasa magulang din. So hindi siguro nakikita ng kanyang ina dahil maybe yun nga no, yung sinasabi natin kapag money matters, no? Kung yan talagang intention, kung yan talaga yung reason, ay nako. Diyan na po papasok yung tinatawag natin na pagmamahal sa pera, pagmamahal sa pera dito sa mundo, no? So again na sinasabing huwag natin, you know, gawing Diyos no ang pera, di ba? Dahil you cannot serve two masters, no? Between God and money. So may pagpipilian ka talaga kung saan ang i-consider mo. So if you were just only focusing no on God, so alam na alam mo kung paano i-manage yung blessing na nakakarating sa iyo, blessing na nakakamtan mo, no? Dahil yan po you are guided no sa tamang paraan no at sa tamang paggamit ng pera na makakatulong no sa iyo, sa iyong pamilya no at sa ibang tao. So yan po mga pamamaraan na kapag alam po natin kung saan natin ilulugar yung ating sarili. So pagdating po dito, no, if it's really money matters, well, yung desisyon ay nasa kay Kaloy, no, dahil malaki na rin siya at kanyang pera yan, no? Or kung may involvement din ng ibang party, no, kagaya ng mga family and friends ni Kaloy or ang kanyang current relationship ngayon, well, nasa sa kanila din po yan. No? Nasa kay Kaloy pa rin yung desisyon. Pero pagdating po sa ganitong pangyayari, ano ba ang magiging reaction po ninyo, no? Sabi nga dito ni Sister Jenaline, ang maganda sana puntahan ni Carlos Yulo ang nanay. Yakapin niya at hinga ng sorry. Bilhan niya ng house and lot and car, oh. So, tama po yan, no? Same sa tatay niya ang gusto nila. Bigyan sila ng time, reconciliation, travel, no? Kayong pamilya lang. Mag-ipon si Carlos for the future. Huwag labanan ang nanay. Nanay needs love, no? So say thank you nanay, same sa tatay. So yan po, no? Magandang payo po yan, no? Na maaring gawin ni Kaloy para po sa issue na ito, no? At sana huwag na rin magpalabas si Kaloy, no? Ng kontra doon sa naging statement ng kanyang ina. But then again, pumunta na lang siya directly sa kanyang ina, kagaya po ng sinasabi ni Sister Jenaline, na sila din mismo makakapag-ayos nito, bigyan kung ano ang pangangailangan ng ina, no? Kung anong makakapagsaya o makakapagbigay ng kaligayahan sa kanyang ina at sa kanyang pamilya. So, kung yan, of course, afford naman yan ni Kaloy dahil po sa malaking pera na kanyang maiuwi. So, kung yan po ang natatanging paraan at yan po ang magandang paraan para maibalik ulit, no, yung relasyon nila, well, I think it's not a big deal, no? It's not a big deal para kay Kaloy, no? At hindi po yan malaking bawas sa kanya, no? Dahil well, syempre sa napakalaking pera na kanyang hawak, no? So, but then again, of course, sana i-consider din ng kanyang ina, no, ang sitwasyon ngayon ni Kaloy, no? So, sana irespeto niya din nung yung authority ni Kaloy sa kanyang nakakamtan ngayon na tagumpay, no? Sa kanyang biyaya ngayon na nakakamtan. So, huwag na sanang palalain pa. So, kung may mga pangangailangan siya, I think mapag-usapan naman nila ng mag-ina, di ba? So, yan. Magandang halimbawa po yan. Magandang advice po yan, no? Sabi nga dito ni Sister Rosana, nag-advise lang po
at pinopost mo ang punong mother. So yung mother ang nag-initiate na imarite siya. Yes, tama po yan, no? So naging malaking issue talaga, no? Lalo na pag ang ina, no? Yung ina talaga ang nagpasimuno nito, nako po, no? Dapat yung ina ang magproteksyon, magbigay ng proteksyon sa kanyang anak, di ba? As much as possible, kahit gaano kasi katindi, no, ng kasalanan ng iyong anak, kahit gaano pa ka hindi maganda yung ugali ng iyong anak, no? As a mother, as a parent, dapat mo pa ring protektahan yung dignidad ng iyong anak, no? Yung pagkatao ng iyong anak. So yan po, at yan po nakikita natin, no, na nararapat na gawin ng isang magulang, di ba? Sabi nga dito ni Sister Stella, honor your mother and your father. Tama po yan, that is very biblical, no? Yan po ang sa yan din, I think, no, ang gawin ni Kaloy, no, sa kanyang ina, no. Kahit gaano kalaki din ang kasalanan ng kanyang ina, ay sana'y huwag niyang patulan, no? Humingi pa rin siya ng reconciliation kung anumang mga kasalanan na nagawa niya or mga pagkukulang. Doon pa rin sa pinakapunto na sana'y makapag-ayos sila ng kanyang ina, no? Yan po ang nararapat na gawin at yan po ang pinaka-best na maaari nilang gawin, no? Kaysa sa patulan kung anuman yung current issue na meron sila. Diba? Sabi nga dito ni Sister Jennifer, no? Dapat sila-sila lang ang mag-usap, hindi sa social media. Dapat kapamilya lang, no? Maski ano pa ang dapat maski ano pa man, dapat respetuhin pa rin ng ina ang mga magulang kahit may mga mali man. Tama po 'yan, no? Sabi nga dito ni Brother Paul, bro, mag-iwas sa chismis. Napuntahan na money matters, paghusga sa nanay at pamilya, wag naman, be responsible. Wag nang sasakay sa issue. Sabi mo na, bro, hindi alam ang buong issue, so tatalakayin yung chismis. Again, we go on the maybe the possible reason. So sinasabi ko nga, brother, no, na yan po ang magiging maybe isa po yan sa mga rason, but no, and the last part po ng sinasabi natin, doon pa rin tayo nakatuon sa pinaka-issue. So kung halimbawa kung money matters yung naging issue, no, kung yan talaga ang naging issue, no, ay sila din po mismo makapagbigay ng solusyon po diyan, no? And then, hindi po natin sinasabi na yan talaga yung pinaka main reason, no, ng kanilang pag-aaway o kung ano man ang kanilang pag-aaway. No, pero ang pinaka main reason natin kung bakit natin yan sinasabi, no, yung mga halimbawa, dahil hindi lamang po yan nangyayari sa between sa kay Kaloy at sa kanyang ina, marami din po sa pamilya ang ganyan din po ang nangyayari. Maybe those are some of the possible reason ng kanilang pag-aaway. No, pero tayo dito ay sinasabi natin na ipanalangin sila na sana magkasundo. And then sila din mismo yung makakapagbigay ng solusyon. And I think wala pong masama doon, no? Dahil tayo po dito ay nag-uusap patungkol po sa naging issue na ito because this is already trending. O kahit hindi man natin sabihin or kahit iwasan po natin yung mga ganitong statement, na kung marami na po sa mga kapatid natin ang nagpo-post dito at nagpapalabas na ng kanilang mga komento, no? Pero yung pinaka-main intention natin dito kung bakit sinama natin yung naging issue na ito patungkol po sa kay Kaloy at sa kanyang ina, dahil this is also something concern, no, ng ating simbahan na nagkakaroon na may mga cases na yung anak at ang ina ay nagkakaroon na ng conflict. And this is also something mga spiritual issue na din. Diba? Dahil alam naman po natin that we are in a spiritual battle. So kung hahayaan natin ang mga ganitong issue na sabihin, pinapalabas, kagaya po ng nagiging post ng iba, na parang napakasama ng kanyang ina, no, ng dahil po sa pagpapalabas ng statement. Pero dapat natin, dapat pa rin natin na wag nating patulan ang mga ganoong komento. Doon po tayo sa pinaka-best at pinaka-magandang paraan na maganda ang resulta, no, kagaya po ng pag-aayos sa kanilang dalawa, no, at ipanalangin sila na magkaayos. I think yan po ang hindi naman po masama yan, and I think yan ang pinaka-best way na maaari nating gawin, di ba? Tama po ba, Sister Mary Jane? Sabi nga dito, ingatan ang ang pinaghirapan ng ating mga anak para magkaroon ng maayos na buhay ang ating mga anak. Tama po yan, no? Sabi nga dito ni Brother Johnny, no? Sabi niya, naway tingnan po natin na ang lahat ng mali para magkahiwalay ang isang pamilya ay gawa ng demonyo. Huwag tayong magalit sa tao, magalit tayo sa demonyo, no, sa gawa ng masama. Panalangin po natin ang intensyon ng ating mga puso kung ito ba'y nakalugod-lugod sa Diyos o hindi, kung ang lumalabas ba sa iyong bibig ay kalugod-lugod sa Diyos o hindi. Mapalad ang mga taong dinadala ang kanilang mga krus sa araw-araw. At the end of our lives, if we bear our cross, definitely makuha natin ang reward more than the gold be in heaven. Tama po yan, no, Brother Jenny, no?
yan po, again, ang pinaka-main intention natin dito, hindi naman para i-bash no, yung kanyang ina, nang dahil sa nagpalabas lamang ng statement. Inuunawa natin ang sitwasyon at nilalagay natin ang ating sarili no, sa sitwasyon din ng kanyang ina at sa sitwasyon din ni Kaloy. No? At ano bang inyong mga ano dito no, mga reaction dito. So yan no, ang pinaka best na maaari nating gawin ay ipanalangin natin sila kagaya ng sinasabi ni Brother Jenny no. At sila din mismo yung makakapag ayos nito. And tama po yan no. This is also one of the works of the devil. Nasirain talagang relasyon ng pamilya. And I think we have also concern about that issue no, patungkol po sa mga spiritual concerns. Again, palagi po natin tinuturo dito that we are in a spiritual battle. At minsan, ginagamit ng demonyo yung mga pagkakataon para magkasira-sira yung pamilya. So sa mga ganitong pananaw, sa mga ganito pong issue, ano bang nararapat na gawin? Ano bang magandang magagawa natin? No? Dahil sila po yung dalawang may issue. Ano bilang mamamayan, no? Bilang member ng ating simbahan, bilang kaparte ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, alam po natin na yung kapatid natin no, ay may problema. Ano bang nararapat natin gawin, no? Dahil siyempre, alam na natin na may mga issue na ganito dahil na broadcast na sa social media. So bilang isang Katoliko, bilang isang concerned Filipino, bilang isang concerned Catholic, no? Bilang isang kaibigan, no? Bilang isang Kristiyano, ano bang maaari mong maitulong para sa kanila? Okay? Since na broadcast na, since na-publicize na, no? Laganap na sa social media. So bilang isang Kristiyano, ano bang maaaring maging tugon mo dito na makakatulong sa kanila? Kagaya nga po ng sinasabi natin kanina, prayer, prayer, prayer. So ipanalangin po natin, no? Walang imposible sa panalangin. So kung yan man ang naging issue, no? Kung ano man ang naging rason, no? Kung yan man ay related sa money matters or may mga issues man sa kanilang relasyon, no? Maybe those are some of the possible reason. But then again, no, bilang isang Kristiyano, ano bang maaaring maitulong natin sa kanila? Of course, una na po dito, huwag po tayong mag-post din sa social media ng negative patungkol po sa kanyang ina no, or patungkol din sa kay Kaloy. No? Kung ano man yung nating narinig, ay sanay sa kanilang dalawa na lang po ito no, na mag-ina. Ang tayong magagawa pa natin dito ay ipanalangin po natin sila no, at sanay magkaayos din. Diba? Tama po, sabi nga dito ni Brother Tito, no, marami kasing marites na mahilig sumayaw sa problema ng pamilya. Sana po hayaan na lang sila na resolbahin kung ano po ang naging kung ano man ang naging problema nila. Tama po yan. God bless po din po sa inyo. No? Hello po sa inyo, Brother Maximo from California. Tama po yan. So yan na lang sana pong dapat natin gawin dito. No? Sabi nga dito ni Brother Nyoy Lacson, tungkulin ng magulang na alagaan ang anak at huwag na maghanap ng kapalit ang magulang para sa tungkuling ito. Tama po yan. No? Kasi minsan, nagde-demand po yung ibang magulang kapag nakikita nila na yung anak ay nagtagumpay na, no, able na, makakapag-sustain na ng kanyang mga pangangailangan, yung iba ay nagdi-demand. Although, this is also the responsibility no, ng anak na suportahan din ng kanyang ina. No? Pero pagdating po sa to demand no, ang mga needs ng mga magulang, ay again, no, ay dapat irespeto na lang natin yung mga anak. No? Bilang magulang, alam naman po natin na this is our responsibility na hubugin ang ating anak, no? Buhayin ang ating mga anak, no? Hindi po yung responsibilidad ng kung sino-sino. Yan po yung responsibilidad ng magulang. At doon na po tayo sa punto, kagaya po ng sinabi ng kanyang ina na wala daw utang na loob. And then, siya ang nagpakain sa kanya, anak, no? Na si Kaloy, hanggang sa lumaki. Wala daw utang na loob si Kaloy. So, those things ay hindi na po sana dapat sabihin no, ng isang magulang. Dahil alam naman po natin na responsibilidad ng isang magulang, napakainin talaga ang kanyang anak. No? Responsibilidad ng kanyang magulang, napalakihin talaga ang kanyang anak. And that is very biblical. No? So, pasalamat na lang. No, dapat ikatuwa or ipasalamat na lang ng kanyang ina na nagtagumpay ang kanyang anak or makakapagtayo na ito ng kanyang sarili. Dahil, well, siyempre, hindi mo na kailangan pa na suportahan dahil kaya niya nang tumayo. And I think, yan pong sanang dapat na maging pananaw no, ng kanyang magulang no, patungkol po dito, no, ng kanyang ina patungkol po dito. So, but anyway, no, yung sinasabi nga natin, pagdating po sa mga ganitong issue, sila lang din pong dalawa ang makakapag-solve po nito. No? So, yan. Sabi nga dito ni Brother Bobby, no, ipagdasal po natin ang bawat isa, na sanay mo nawa nila ang bawat isa. Tama po yan. From Palawan, Coron. God bless po sa inyo dyan. No? Sabi nga dito ni Sister Eulalia,
may side sa dito na verse, Ephesians chapter 6 verse 2, ang unang utos na may promise, honor your father and your mother para magkaroon ng long life. Tama po yan. So sana po yan din po ang magiging tugon ni Kaloy sa issue na ito, no? Sa naging palabas na statement ng kanyang magulang. Sana yan din po ang magiging tugon niya. No? Kahit pa na ganin po ang naging reaksyon ng kanyang ina, ganun po ang naging statement ng kanyang ina, sana po tumatak sa kanyang isip pa rin, no? Sa kay Kaloy, to always honor her mother. No? I-honor pa rin niya ang kanyang ina at huwag patulan ang negative ng negative, no? Ang negative comment ng kanyang inawag niya, sana patulan ang negative comment din. So sana ay maging bukas pa rin at maging bukas silang dalawa, no? Maging mag-reconcile silang dalawa para at least maayos na ito at sila din mismo ang makabenefit, no, ng panalo na ito ni Kaloy. Diba? Tama po ba? Sabi nga dito ni Brother Alfonso, emotion is temporary. Time will come, they'll realize. Tama po yan. No? So, isa po yan sa mga concern natin. So, sana, pagdating po sa mga issue na ito, ay tulungan na lang po natin yung mga kapatid natin na nasasaktan. Dala lang po natin na they're part, no, ng tinatawag natin na community. Mga Katoliko din sila, di ba? At concern din natin kapag nakikita natin ang kapwa natin na nasasaktan, na nahihirapan, no, this is also our responsibility na tulungan sila hanggat maaari. So, pagdating po sa mga ganitong issue, huwag po natin palalain, no, sa pag-post din ng mga negative comments patungkol po sa kanyang ina or patungkol po sa kay Kaloy. Pero dapat doon po tayo sa maaring makatulong sa kanila. So ipanalangin po natin at mag-post din tayo sa social media ng mga advice natin para sa kanila, no. At advice din natin sa mga taong nakakakita ng mga post natin. Dahil alam po natin na marami pong mga netizen ngayon ang very reactive, no, patungkol po sa pangyayaring ito. So sa inyo po ba, no, kung sa inyo po ba ang sitwasyon, ano ba ang nararapat at maaaring gawin na makakatulong po sa kanila? So lahat po tayo ay may magagawa din patungkol po dito. Sabi nga dito ni Sister C, sir, in the first place, no mother must post something like that. No, she herself created the chaos in Sump, no? No Marites will ever give harsh comment about her post if she didn't post in the first place. Tama po yan. No? Her post is very ungodly. Tama po, no? Kung bakit nagkaroon po ng ganitong mga issue ngayon, kung bakit laganap na ngayon ang ganitong issue, nang dahil din po sa, siguro, hindi na malayan or hindi nakita ng kanyang ina ang maaring implikasyon ng kanyang nagawa. Nag-post na lang siya agad, no, ng kanyang komento sa kanyang anak. Nagpalabas ng kanyang masamang saloobin sa kanyang anak. Pero hindi nakikita yung maaring maging implikasyon nito, no, sa kanilang dalawa din, no, sa kanilang pamilya. So, tayo po ay maaaring makapag-pray sa kanila, no, na sana ay mag-reconcile at sana ay huwag nang palalain pa ang issue ng ito, no. Sabi nga dito ni Sister November, no, pray lang talaga ang katapat dyan. Tama po yan. Amen. Hello po sa inyo, Brother George. God bless din po sa inyo. Si Ninong, hello po sa inyo. Sabi nga dito ni, ayan, hello po, watching from New Zealand, Sister Lodi. Kamusta po kayo dyan? Sabi nga dito ni Brother Burns, ay naku, mother, acceptance is the key. Sometimes you must to outgrow people. You don't need to hate them. You don't need to cut them off. But you do need to distance yourself from them. If you want to live your best life, tama po yan. Maybe that is what is best for them. Tama po, ba? So, dahil nangyari na ito at dahil na naging issue na ito ngayon, no, sa social media at marami nang nakakakita at ngayon ito na lang halos makikita mo sa news feeds, no, maliban sa mga congratulations sa kay Kaloy, ay nako, nagsumabay pa itong issue, no, patungkol po sa kanyang ina. Well, tayo pong mga concerned citizen, no, tayo pong mga Kristiyano, bilang isang Kristiyano, ano bang maaari nating maitulong po sa kanila? And sabi nga, no, majority ng sinasabi natin dito at sa mga kapatid natin na nagko-comment dito ay prayer, no, prayer, prayer po sa kanila. Tama po, no. Panalangin ang pinaka-mainam natin na gawin. Good evening, God bless din po sa inyo, no, Sister Evelyn, no. Hello po sa inyo. So, ayun po mga kapatid, no. Minsan dapat nating tukuyin kung ano bang dapat malinaw sa isang magulang kung ano bang kanyang tungkulin sa kanyang anak, no. Hindi naman po siguro na pinapalaki lamang yung anak para sa uli ay ikaw naman yung suportahan ng iyong anak, no. Siguro
may iba naman na of course able pa rin sila. Of course given na rin din na kapag hindi na kaya ng kanyang ina ay obligasyon din ng anak na suportahan ito, no? Pero sa mga ganitong pagkakataon, huwag naman sana maging mindset no, ng mga magulang ng dahil sa na parang investment yung anak, no, na pinapalaki din sa uli ay magre-return investment, no? So hindi po ganoon yung sitwasyon dahil nakadepende pa rin sa takbo ng buhay ng iyong anak, no? So mapalad ka na successful ang iyong anak, and I think yan po ang isa sa mga rason na maging grateful ka para sa iyong anak, lalong-lalo na kung ito ay nanalo, no, nagtagumpay sa buhay, naging successful. I think isa po yan sa mga dapat nating na ipagpasalamat, no? So dapat malinaw po sa ating mga magulang kung ano po bang tungkulin, no, natin sa ating mga anak. Una na po dito, of course, klarong-klaro, and that is very biblical, na tungkulin po ng magulang na ipakita ang pagmamahal at pag-aruga sa kanyang anak. Diba? Isa po yan sa kahalagang tungkulin ng magulang na ipakita po ang pagmamahal, no, na at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Okay? So wala pong magpapakita na ibang tao na ganyan, kundi ang magulang lamang. Okay? So kung kaya ibinigay sa iyo ng Panginoon ang anak na iyan, nang dahil sa ikaw ang may kakayahan na buhayin yan, no? At yan ay biyaya talaga sa iyo ng Panginoon. Diba? Kung maganda po ang pagpapalaki mo sa iyong anak, maganda din po ang kalalabasan sa huli. Okay? So, yan po, ano sinasabi nga dito, no, sa 1 John chapter 4, verse 19, tayo umiibig sapagkat unang umiibig sa atin ang Diyos. Kagaya po nito, ipinapakita po ng verse na ito na ang kahalagahan po ng pagmamahal bilang pundasyon at pag-aaruga ng pangangalaga sa anak. So, tayo po, no, ay ginawa ng Diyos sa pag-ibig, no? Dapat ganun din po ang ipakita natin sa ating mga anak, no? Kahit gaano pa kalaki, kung may mga kasalanan man, kung may mga issues man, no, kung may mga bagay din na dapat na ituwid sa iyong anak. Pero kahit ganun ang sitwasyon, ay dapat mo pa rin ipakita ang pagmamahal mo because that is your responsibility as parent, no, sa iyong anak. Okay? So, yan po ang malinaw, no? Kung tayo ay minahal ng Diyos kahit na tayo ay puno ng kasalanan, no? Dakdakan ng kasalanan, saksakan ng kasalanan na nagawa, no? Dapat rin natin na kahit ganoon ang sitwasyon natin ay pinakita pa rin sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. So ganoon rin sana ang dapat natin ipakita, 'di ba? Sabi ng ating Panginoon, no? Dapat tularan siya. So kung yung pagpapakita ng pagmamahal sa atin ang makasalanan ay ginawa niya pa rin ang kanyang pagmamahal, lalong-lalo na ang pagbibigay ng kanyang buhay para itubos po tayo sa ating mga kasalanan. Dapat bilang isang magulang, ipakita rin po natin ang ating pagmamahal sa ating mga anak. Kahit gaano pa kalaki, no, ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga pagkukulang, ipakita pa rin natin ang ating pagmamahal sa kanila, no? Yan po ang isa sa mga maaari po natin gawin sa ating mga anak. Pagmamahal at pag-aaruga. Isa sa mga tungkulin ng magulang sa kanilang mga anak. Pangalawa po dito, of course, tungkulin din ng magulang, nagabayan at patnubayan ng kanyang anak. Diba? Mahalaga po itong tungkulin na ang magulang ay gabayan at patnubayan ng kanilang mga anak sa tamang landas. Okay? So, hindi po porket na nakagawa lamang ng kasalanan ng iyong anak or may pagkukulang man ng iyong anak, ay babaguhin mo na agad, no, ang iyong tungkulin sa kanya na, nako, itakwil mo na agad. Hindi po masama, hindi po maganda yun. At ang nakakatakot ay ito po ay makakasama pa sa maybe sa iyong anak. Diba? Minsan yung iba ay hindi makayanan yung sama ng loob na ang isang magulang ay takwil ang kanyang anak. Ang iba ay nahuhulog sa sinasabi nating mga pagkitil ng kanilang buhay, no? Yan pong kinatatakot natin. Diba? Sabi nga sa Kawikaan, turuan mo ang bata sa tamang daan, sa daan na dapat niyang lakaran. At pagkatumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Tama po yan. Diba? So, kagaya po ng paggabay ni David sa kanyang anak na si Solomon na naging successful, no? Ganito din po, no, ang maaring mangyari kapag yung mga anak natin ay ginagabayan natin ng tama, no, pinapatnubayan natin ng tama. So, sa ganitong pagkakataon, no, sa kay Carlo, no, sa kay Kaloy, kahit I think dapat, no, ikasiya at ikatuwa, no, ng ikagalak ng kanyang ina ang pagpapanalo ni Kaloy, no, ang pagdala niya ng karangalan sa buong mundo dahil buong bansa ay nagdiriwang sa kanyang pagkapanalo, no. Sana ganoon din po ang maging reaksyon ng kanyang ina, no. Ipakita pa rin ng suporta lalo-lalo na ito ay nanalo na, no. So pangatlo,
Ano pa ang mga tungkulin ng magulang sa kanyang anak? Pangatlo dito, disiplina at pagtuturo ng mabuting halimbawa. Okay? So, yan po ang obligasyon ng magulang. Diba? Kung gusto po natin na yung anak natin ay mag-behave din ng tamang ugali, dapat ipakita rin natin ang tamang ugali sa kanila. No? Dahil tayo po ay tinutularan ng mga anak, di ba? Dapat ipakita natin kung ano ang magandang ugali na gusto natin na gawin ng inyong anak, ay dapat ipakita rin, no, ng magulang. Sabi nga dito, no, sa Kawikaan, chapter 13, verse 24, ang hindi po nagpaparusa sa kanyang anak ay nagtitipo ng kahihiyan sa kanya. Kagaya po dito, sinasabi ang discipline. Okay? Dinidisiplina ng magulang ang kanyang anak, no, para hubugin ang pagkatao nito. Pinapakita po sa verse na ito na ang kahalagahan ng tamang disiplina at pagtuturo ng mabuting halimbawa sa mga anak. So sa pagkakataong ito, sa issue na ito, no, ay sana ipakita pa rin ang kanyang ina, no, ang tamang paggabay, no, at pagtuturo, or pakita pa rin ang tamang halimbawa sa kanyang anak. Diba? Sabi nga dito ni Sister ni Brother Ludi, bro, ipagpatuloy nyo ang pagiging Catholic defender dahil marami po ang naguguluhan sa ating reliyon. Maraming salamat din po sa pagpadala ng star, no? Malaking tulong po ito, no, sa pag-support ng pangangailangan ng ating page. Sabi nga dito ni Brother Maximo, responsible parenthood para kung ang anak ay maging parents na maging responsable din sila sa kanilang mga anak. Tama po yan. Diba? I think isang kagalakan na sa isang magulang na maipakita, na makita ang kanyang anak na nagtagumpay sa buhay at isinisabuhay din ang tamang pag-uugali. So, yan po, no? Isa po yan sa mga dapat nating gawin, no? Sabi nga dito ni Sister Evelyn, ang mga magulang talaga ang may obligasyon sa mga anak, pag-aalaga o pag-aaral. Swerte ng magulang pag may anak na matulungin, depende din sa pagpapalaki. Tama po yan, ha, Sister Evelyn. Diba? Isa po yan sa mga magiging resulta kung ipinapakita natin ang tamang pag-aaruga, tamang halimbawa sa ating mga anak. Of course, sabi nga sa Ebanghelyo, no, hindi magbubunga, no, hindi magbubunga ang isang puno, no, ng mangga, ng apple, di ba, ng ibang bunga. So kung ikaw bilang isang magulang ay tinuturo mo ng tama sa iyong mga anak, then makikita natin ang maaaring epekto nito na maganda rin na pag-uugali sa ating mga anak. Diba? So, yan po, no, isa sa mga tuli na magulang sa kanyang anak. Pangapat po dito, itong suporta, no, and acceptance, ang pagtanggap. Diba? Mahalaga rin po na suporta at pagtanggap ng magulang sa kanilang mga anak. So, nakakatakot na malaman na kagaya po ng post na ito ng ina ni Kaloy na naku po, itinatakwil ang kanyang anak, hindi kinikilala ang kanyang anak, napakasakit po sa part ng anak. Diba? And I guess, wala po sigurong magulang na magsasabi niya, no? Pero sa pagkakataong ito, naku po, ang kalat na kalat sa social media mga pangyayaring ito, no, naging issue na ito patungkol sa kay Kaloy at sa kanyang ina, at kinalulungkot po natin na ganun po ang naging statement ng kanyang ina, no? Na instead na magpunyagi sa tagumpay ng kanyang anak, ay nagpakita pa ito ng hindi pagkilala sa kanyang anak, di ba? So sana ngayon tatakbo ang anak, no? Sino ba, sino ngayon ang kikilalaan na ina ng kanyang anak? Dahil alam naman po natin, ang kanyang ina, no, ay ang kanyang kasama din simula sa pool, di ba? So sa pangyayaring ito, sana ay magkaroon po, no, ng reconciliation sa dalawa, no. Pinapanalangin po natin na magkaroon po ng pag-uunawaan sa dalawa. Dahil ang mga ganitong pangyayari ay sila din po ang makakapag-solve, di ba? So kagaya nga po ng sinasabi ni San Pablo chapter 6 verse 4, no, sa mga taga-Efeso, at kayo mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi ang inyong palakihin sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Malinaw din po yan na sinasabi sa Biblia, no? Na bilang isang magulang, no, huwag po nating hayaan na tayo po ang gumawa ng pagkakataon na ikagagalit ng ating mga anak, di ba? Dapat tayo po ay humubog lamang sa kanila sa disiplina at sa tamang asal upang sa uli ay maturuan din sila at magabayan din sila sa tamang direksyon, no, sa tamang landas, sa tamang pag-ugali. So sana ganito rin po, no, ang mangyayari, no, sa mag-ina, sa kay Kaloy at sa kanyang ina, na sanay magkaroon ng reconciliation, no. Mapatawad ang kanyang ina kung ano man yung pagkukulang ng kanyang anak, maintindihan ng kanyang anak kung ano man yung naging reaksyon ng kanyang ina, at sanay sa uli ay umusbong pa rin sa kanila yung pagmamahalan bilang magulang, no, bilang magulang at anak. So yan po yung pinapanalangin natin dito, no. Sana ay magkaroon ng positive
ang result, no? At hindi na lumala pa, no? Panglima, no, ano po ba yung task, no, na tungkulin ng isang magulang sa kanyang anak? Of course, prayer and spiritual guidance. Isa po sa mahalagang tungkulin ng isang magulang. Hindi rin dapat nakalimutan po ito, no, dahil ang tungkulin po ng magulang na ipanalangin at gabayan at bigyan ng espiritual na gabay ang kanyang mga anak, dahil wala pong iba na magbibigay niyan. At malaking aspeto at malaking epekto po ang magagawa ng isang magulang sa kanyang anak kapag hinuhubog na ito espiritual, no? Sabi nga dito ni San Pablo sa mga taga Colossus chapter 3 verse 21, mga ama, huwag ninyong ipabukahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag silang maglumo. So ipinapakita po ng verse na ito ang kahalagahan po ng panalangin at espiritual na gabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. And I think ito po sana ang umusbong sa bawat pamilya, no? Ito po sana ang dapat na bumuod, no, sa buong pamilya, na ang magulang ay may malaking responsibilidad sa paghubog espiritual ng kanilang mga anak. So wag sanang itakwil, no, wag sanang bitawan ng mga masasamang o mga negatibong komento na hindi naman makakatulong o hindi naman makakahubog sa kanilang espiritual. So, tulungan sana natin, no, at gabayan itong mga kapatid natin na nagkakaroon ng conflict, lalong-lalo na it is a family issue. So sa pagkakataong ito, wala tayong magagawa, no, no, to interfere kung ano man ang meron sila, maliban siguro sa kanilang family and friends. Pero bilang isang mamamayan, bilang isang concerned Christian, no, bilang isang Katoliko, kapwa nating Katoliko, tanging magagawa natin is ipanalangin sila na magkasundo. Ipanalangin sila na sanay mag-reconcile, no? Yan po ang pinakamaganda na maaari natin gawin dito, no. Tayo rin po ay sanay huwag na magbitaw pa ng mga negative comment, no, sa patungkol po sa kanyang ina at sa kanyang anak, no. Nangyari na ang nangyari, no, wala na po tayong magagawa dito, at may mga epekto na, no, ay may mga implikasyon na, pero malaki rin po magagawa ng panalangin para sa kanila. Diba? Maraming salamat po, Brother Sister Ami, no, watching from Cebu City. Maraming salamat po sa pag-send ng star, no. Sabi nga dito ni Sister Eulalia, no, dapat suyuin ni Carlo ang ina. Panahon na para mag-reconcile ng tampo, nagtampo lang yan. Tama po yan, no? Wag din maging reactive si Carlo, no, sa pangyayaring ito, no? Sana doon na lang siya sa makabubuti para sa kanila, no? So, yan po mga kapatid, no? Ipanalangin po natin ang dalawa, ipanalangin po natin ang bawat isa. Siguro hindi lang po sa kay Carlo at sa kanyang ina nangyayari po ito. Marami po sa mga kapatid natin, or maybe sa inyo din po na nanonood, may mga conflicts din sa pamilya, no? At inyo po itong napagtagumpayan, inyo po itong na-solve. So maaari po kayong makapagbigay ng tips, no, sa mag-ina, no, sa kay Carlo at sa kanyang ina, na na maaari din nilang gawin, no, upang magkasundo din, no? At sanay huwag nang hayaan pa na lumala ito, no? Sabi nga dito ni Sister Jennifer, no, sagot niya sa kay Sister Jenna, that's why I address this to the family, and alam na nila kung sino ang dapat na mag-siayos nito. At tayo dapat din di na makisawsaw sa isyo nila. All we have to do is to pray for them. Tama po yan, no, Sister Jennifer, no. Sabi nga dito ni Sister Esperanza, amen po, thank you so much, Mr. Curious Catholic. You taught us everything we need for our body, soul, and spirit. Waiting for the next post, brother. We love you. Maraming salamat din po na sa inyong walang sawang suporta sa ating page. Kahit sa ganitong paraan po, kahit sa kunting nalalaman natin, sa kunting paraan natin na maaaring gawin dito sa social media, ay nakakatulong din ito sa ating kapwa Katoliko, no? Tayo din po na nahuhubog ng ating kaalaman, ng ating pananampalataya, ay magtulungan din po tayo na ipalaganap ang ebanghelyo, no? Ipalaganap ang tamang pananampalataya na nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat po sa pag-send ng stars sa mga kapatid po natin. Thank you po, no, at sa mga subscribers natin dito sa YouTube channel at saka sa Facebook page, sa mga members natin sa YouTube channel. Sa YouTube channel, maraming salamat po sa inyo, no. Sabi nga dito ni Brother Jerome, hope mag-reconcile na sila at huwag na gatungan pa ng ibang mga vlogger. Tama po yan, no? So, yan po mga kapatid. So, ito pong ating
tinalakay ngayon dahil trending ngayon ito, no? At sa mga kapatid po natin, sana kayo magtulungan po tayo, ipanalangin po natin ang bawat isa, no? Again, it is very clear that we are in a spiritual battle. At alam po natin, ang pamilya ang pinaka-sentro talaga ng ating kalaban na gusto niyang i-destroy, no? Dahil kung ang pamilya ay destroyed, ako, napakadali na lang po para sa kanya na mag-edit ng plano, no, para sa ating ikapapahamak. So mga kapatid, no, ipanalangin po natin ang bawat isa. Tayo-tayo rin po ay may mga sariling pamilya. Maging lesson po sana ito sa atin, no? At maging halimbawa din ito, no, na hindi po lahat ng mga reaksyon na maaari po natin ipakita sa social media ay makakatulong sa atin, no? Kagaya po ng na-post na ito ng ina ni Kaloy, ay alam naman po natin na walang maidudulot na maganda ito sa kanilang relasyon. At lalong-lalo na din, no, sa mga nakakapanood, no? Dahil ngayon ay nasa pinaka-peak ng tagumpay ngayon si Kaloy. Kasiyahan para sa kanyang part, no? Pero nakakalungkot na pagdating po sa kanyang pamilya ay hindi pala maayos, no? At hindi pala ganun kaganda, no, ang kanilang relasyon. But we're praying, no, as a concerned Catholic, as a concerned Christian, alam po natin na ang panalangin ang pinaka-best way na magagawa po natin para makatulong po sa mga kapatid natin na may mga ganitong problema. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po ay nakatulong po ang page natin ito. At kung nagustuhan nyo po ang page natin, ang ating episode natin ngayong araw, ibahagi po natin ito and please like and share upang malaman din ang YouTube at ang Facebook na nagustuhan nyo po ang episode natin ito. At matulungan din po ang page natin na pagandahin pa ang ating mga engagement, no, sa social media. Maraming salamat po at see you po sa mga susunod natin na live. God bless po sa inyong lahat. Ayan po mga peers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesias.